Ay, magandang gabi ho, mga boss, mga kaping, mga kabunyog. Ginabi naman tayo. Salamat po sa dumadagdag na subscriber. Ang gulo-gulo ng Pilipinas. Sa daming ano, issue, pogo, ano. Dito muna ho tayo sa China, no, mga friend. Ano kaya ang tawag ninyo dito, mga friend? Sa nangyayaring ito sa China. Sabi dito, 5 minutes ago, China, Dongting Lake embankment collapse, cities and villages in Yunnan sunk. Mga lumulubog yung mga ano nila eh. Ha? Sabog. Ay, wish yan. Hours ago ho ito at mayroong 41,000 views. Yunnan sunk. The daunting lake embankment in Huarong County, Yiling County, Hunan Province broke. The local area is taking emergency measures and relocating people. The affected population is about 5,000, and so far about 3,000 people have been relocated. The first batch of armed police and soldiers have arrived at the scene. On the evening of July 5, in response to the danger of the first line embankment pipe bursting in Dongting Lake in Tuanzhou District, Huarong County, Hunan Province, based on the 56,000 pieces of central disaster relief materials that had been allocated to Hunan in the early stage, 5,000 household emergency kits were allocated to Hunan Huarong to support local efforts to carry out emergency relocation and resettlement work for flood-affected people in the area affected by the pipe burst. Grabe ho, no? To China in focus, I'm to... Ito naman ho, isa. Over 1 million affected by severe flooding in China. 11 hours ago naman ho ito. No? Pakinggan natin. Meyer, our top story, intense flooding batters southern China, forcing people to flee homes, crushing people's livelihoods, and submerging farmlands. We spoke to locals about the situation. The European Union is slapping significant tariffs on electric vehicles coming from China. The rule takes effect today. Meanwhile, Beijing is formulating trade rules against some key European exports in retaliation. Ito naman ho yung isa. Monster tornado suddenly destroyed China. Apartments destroyed. Thousands of houses without roofs. One day ago naman ho ito.你这些东西好多呀，来了，你听的声音没？哎呀，没干你。对呀，回来了，干嘛了？抓，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 抓
这咋了？末日了是不是？世界末日啊？呀！Grabe ho, ano? Baha, tornado, ha? Ito pa isa. 50 minutes on natural disaster, the biggest event in world. The world is praying for. Pagyan natin, ha? Two minutes ago, doomsday in China. People are shocked by the news from Beijing. Pag-ano natin to. Ito naman no, eh, sobrang lindol naman. Meron po ito, ano, 2 days ago, 565,000 views. Thank you.
まだ揺れてる。ほら、こんなに立って、立ってられないのもの。すごいな。ほら。Grabe na mga boss. Telling them, we have distorted the residents' voices to protect their identities. Why would the local river all of a sudden rise so high? The local dam must have discharged water overnight. Our entire town has been submerged. A man was swept away by the floodwaters. His body washed up this morning. Another resident said the power went out as soon as the flood waters hit the town. We live next to a river, so our situation is even worse. The first floor of the building has been submerged. We tried moving our stuff, but it was no use. There wasn't enough time. Authorities haven't announced the number of people killed by the floods. A local resident telling the Epoch Times, officials are censoring that type of information. In nearby Anhui province, over a million people have been affected. One resident said officials opened the floodgate of a local dam without warning residents. After the floodgates were opened, those living downstream didn't have enough time to evacuate. Our local county has been submerged by floodwaters. I heard people have drowned. In Hunan, the water breached a dam. Floodwaters poured through, submerging local farmlands. Now we can only wait for the water to dry up and then rush to plant, hoping to minimize the losses. Around 200 MU, 33 acres, could have been damaged. If we had any floods in the past, they were usually small. Such severe flooding is rare. For those living in the middle to lower reaches of the Yangtze River, ngayon lang daw ganito kagrabe ang baha nila. Dati, konti lang. Ngayon lang daw ganito, very rare, sabi niya. The situation is grim. Weather forecasts predicting water levels will stay elevated there for another 10 days. Here's a close-up of one of the affected areas, a pagoda and a temple submerged in floodwaters. They're located in Puyang Lake, the largest freshwater lake in China. Torrential rain has sent its water exceeding the warning level by 6 feet. The highest in 4 years. Local authorities have had the second highest level of flood control activated since Tuesday. Flooding has been plaguing parts of southern China, especially in the lower and middle reaches of the Yangtze River. One province issued flood alerts. Another activated the highest level flood response. In Anhui province, over 250,000 have been forced to leave their homes for safety. Heavy rain is expected in the coming days. Moving to Europe, the Uta, heavy rain is expected in the coming days pa. Ay nako. Anong maitatawag natin sa nangyayaring yan sa bansang yan? No, mga boss? Heavy rain, may kasama pang tornado sa hindi lang ho tornado. Maraming tornado so tatlo, may mga sama pang kidlat. At yun nga, meron pa mga lindol, lumulubog na ho yung kanilang bansa, no? Di kaya itong China na to, naghahanap na lang ng damay. Kaya kung saan-saan na, kung ano-ano nang iniisip nila, kung saan-saan nila gustong manakop ng mga bansa, eh tayo nakakatuwaan. Kasi tayo lang naman na hindi, parang hindi makalaban. Diba? May monster ship silang pumunta rito, diba? Sabi nila, monster ship. Nandito na sa West Philippine Sea. Oh. Kaya yun naman ang umal sa kanila. Monster tornadoes ang bumabanat sa kanila. Yun ang balagi ko, hindi nila kaya. Yung mga ganong klaseng God's made. Mga dilubyo ho yan eh. Para nang ginugunaw sila, mantaki may lindol, gumaga nung... Tsaka yun nga, meron pala silang 6 million na building. Dami 6 million na building ang nakatayo. At ilang billion, mahigit 1 billion yata itong mga Chinese na to. Kaya yung lupa nila, palubog na ng
Tama mo yung karsada, bigla na lalulubog na gano'n yung highway. Yung karsada, lulubog na lang na ganyan. Nahuhulog pa nga yung motor eh. Mapanood mo eh. Grabe. Ano ba to? Parusa ng Diyos? Ha? Naalala ko tuloy yung Ten Commandments ha. Ho, diba? Yung biniyak yung mga biniyak ng Panginoon yung dagat at nalunod ang mga aping Egyptian at nakalaya ang mga Hebrew slaves, di ba mga boss? Yan lang yan, magkulab na po tayo. Sabi ni Moses eh, nung ano, natrap sila against the sea, di ba? Trap sila against the sea. Sabi nitong si Pero eh, their God is a poor general. Tatanda ko pa, di ba? Sabi, stand still, sabi ni Moses. Behold, the hand of the Lord, the power of the Lord. O, bigyan na niya yung, ano, diba? Nabiyak niya. After this day, you will not see Pharaoh's chariot anymore, sabi ni Moses. O, kinain sila ng dagat nung nakalagpas na. Ha? Hindi naman ako siguro katang-isip yan, mga friend. Magkulab na ho tayo, ha? Eh, galit si Lord sa ganyang klaseng mga nilalang niya, eh. Ha? Nilalang lang kayo. Kayo masyado magaling. Ha? May nakatingin dito sa mundo. Ayon sa ano? Ito naman ta. God's create this great heaven and earth, ah. Kaya may Diyos, ah. Kaya masyado magaling pa sa Diyos. No? Ulit-ulit, ah. Maraming mga magagaling, matatalino lahat, ah. Oh. Mayroong mga doktor dyan, eh. Magtataning na ng buhay sa tao, eh. Diba? Hindi naman natutupad yung sinabi ng doktor, eh. Oh, tumatagal pa rin yung buhay ng tao. Di ba? May kanya-kanya tayong kandila. Ah, di natin alam kung kailan mamatay. Meron niya. Kagaya si Enrile, haba ng kandila. Si Imelda, nag-birthday, 95 years old na. Mahaba rin siguro yung kandila niya. Ah, di ba mga boss? Kulab na ho tayo. Jeff Ramos na, shout out ah. Magandang gabi po tayo, sabi niya. Magandang gabi sa iyo. Kalat ni Baya, shout out ah. Basta kabayo, solid sa Senado, kabayo na naman. Wala si kabayo. Alam eh, si Kabayo, ano si Kabayo? Sige. Si Kabayo, saka si Alice Go, parang pareho. Ang daming natanga, di ba? Naman si Kabayo nun, di ba? Biglang instant celebrity, million na gandang subscribers. Oh, ambiyos, oh, di ba? Sa dami ng natanga niya, napakaraming sumuporta sa kanyang katadakdak ng katadakdak. Oh, di ba? Oh, nakatakbo pa nga senador si Kabayo, di ba? Mga boss. Kalat ni Baya, shout out. Hello, Miss Akira Milus. May you have a blessed weekend. Ingat at magpakabait ka palagi, sabi niya. Shout out, Akira. Good evening, Karoke. Banat lang, Karoke. Latigihin mo na. Aham niya. Kalat ni Baya ulit, oh. Nakapiring pa rin hanggang ngayon. Kaso nga lang, pera ang piring. Ganun lang kasimple yan. Ayos. Yung sinasabi ko yung ano, yung nakaganyan na babae na may piring, dala yung timbangan ng katarungan, oo. Eh, nakapiring pa rin pala. Hindi ko alam kalat ni. Ay, pera nakatapal. Ay, tayo dyan. Kalat ni Bayo ulit, oh. Kundi ano ba yan? Ang mga pak-ok? Anong pak-ok na yan? Di na habulin ninyo ang major player, mga inutil talaga ang mga pak-ok na yan. Patay tayo dyan. Puro lang forma at kahol. Wala namang nangyayari, mga ungas. Sinusubaybay, ano ba yung paok? Ha? Kalat ni? Ewan ko nga rin, ikaw eh. Mahirap kong paniwalain eh, di ba? Pares tayo. Yannick Ordobe, shout out. Tiyak uusok tumbong ni Bongo. Sagutin to,
Sagutin, totoo ako sa Italianis, kontraktor tatay ni Bongo. Natin, kung anong mangyayari dyan. Ted, shout out Ted, hanga ako dito kay dating Senator Italianis sa kanyang katapangan at katatagan. Wala siyang takot na banggain lalo na ang pinakasukdulang sa kasamaan na tao tulad ni Digong. Sila ang mga totoong leader upang mamuno sa mamayan tulad din ni Rizal Tiberos. Sana naman tumakbo sila bilang presidente at vice president ng bansa. Sana nga. Dito si 3JCO po. Shout out 3JCO. Tama ka dyan. He is really matapang. Kaya lang, noong panahon ni Digong, di talaga siya nakaporma. Kaya ang ginawa niya sa ICC lumapit. The best thing na nagawa niya. Kudos to you, poging ex-senator and future mayor ng Caloocan City, which is my city. Oh, taga-Caloocan ka pala, friend, ha? Kilala mo nga rin ang mga asistyo. Si Brother Relly Asistyo. Oh, dating hari ng Caloocan yung mga yan. Panahon ni Makoy. Oh. Ano to? Luzon Tang. Meron bang puncher holes ang lahat ng pahina ng evidence mo? Ano ko sa'yo? May nag-reply sa kanya. David Alvin Mendoza sumagot. Si Bato ang tanungin mo tungkol dyan. Welcome to the club, Luzon Tang. Basta huwag kang magulo, okay lang dito, ha? Ferdinand San Juan, shout out. Good evening po, Karox. Karox, sa paghain ng kaso ni ex-Senator Trillanes kay Duterte at Bongo, dito natin malalaman kung anong klase ang hustisya dito sa ating bayan. At kung may kapangyarihan pa ang mga Duterte, wait and see po tayo. God bless po sa ating lahat. God bless, Ferdinand San Juan. Yun nga ang ano eh. Yun nga ang gustong malaman ni Senator Trillanes, di ba? Sumagot si 3JCO po. At least this time, may chance si Trillanes kesa sa term ni Digong nyo. Di talaga pwedeng mag-file noon si Trillanes dahil lahat ng nasa gobyerno takot kay Digong. Kung hindi makikialam si BBM sa mga kaso ni Digong nyo, chances are great for De Lima and Trillanes. God willing, justice will prevail. Sana nga, my friend. Sana nga, my friend. Raul Villanada, shout out. Greetings, Kuya Rox, at sa inyo may bahay. God bless weekend. God bless, Raul. David Alin Mendoza ulit. Hello po, Kuya Rox. Good evening po sa lahat. Mabuti pa si dating Senator Trillanes at kahit papaano ay may ginagawa laban sa mga anomalya ng nakarang rehimen. Saludo po ako sa inyo, ako sa kanya. Sana nga po kung tatakbo siyang mayor ng Caloocan ay maayos niya ang pamunuan ng siyudad. Natatawa nga lang po ako diyan sa Caloocan. Kapag bago ang mayor nila ay laging inaayos ang Center Island ng Rizal Avenue Extension mula monumento hanggang sa may Arpapa Station ng LRT para makasandok po siguro ng pondo ng bayan. Patay tayo dyan. Ted ulit oh. Dahil sinabi ni Ninoy Aquino na alam niya ang mangyayari sa kanya pag bumalik noon sa Pilipinas at ihandog niya ang huling patak ng kanyang dugo. Ibig bang sabihin, Karoke, si Ninoy din ang nagplano ng kanyang sariling assassination? Hindi natin masabi yan, my friend. Pero yun nga, merong mga may mga elemento na gusto na rin matanggal ang martial law. Kaya yun ang hindi ko masabi. Pero yun na ano ko ha, alam ni Ninoy na pag bumalik siya rito, makikechok siya. Remember ha, sabi niya, yun sa mga ano, as you can see, I'm wearing a bulletproof vest, but if they shoot me in the head, I'm a gunner. So your camera must be quick. This will only take seconds. I might not talk to you anymore after this. Yun ang nangyari. Pero ang Marcos noon, mga panahon noon, talagang ayaw siyang, huwag kang puuwi. Huwag kang uuwi. Diyan ka na lang. O, diba?
Kung hindi talaga, kung talagang gusto siya mayari ng Marcos, ba't pa siya pinayagang magpagamot sa Amerika sa kanyang puso? Sige nga. O, di ba? Hindi nila siya pinabayaang matigok doon sa ano, kanyang selda, o whatsoever, o doon. Eh, matalino si Ninoy eh, o, di ba? O, napakatalino ni Ninoy. Na ano ko yan eh, na sundan ko po yung ano niyan, kwento ng Ninoy eh. Dadalhin nga raw siya sa heart center eh, sabi ni Ninoy. Heart center eh, si Imelda nagpatayo niyan. Oh, sino titingin sa akin yan? Doktor din ni Imelda, ayoko. Kung hindi niyo ako dadali sa Amerika, dito lang ako, sabi niya. Gusto niya sa Amerika siya dalhin, oh, di ba? Ganun yun. Hindi ko natin alam. Pero ako sa akin, mga friend, nung nawala yung martial law, sabi ko, lalong tapos ito. Lalong magkakalintik-lintik to. Bakit? Eh, babalik yung mga gutom ng mga politiko eh, na ilang taong nangaano doon sa ibang bansa eh. Eh, ngayon, nakabalik sila nung nawala si Marcos, di ba? Si Cory, walang problema eh. Ang problema, itong magagaling na mga sinasabi natin, mga Wibulong Brigade, ayan na. Bumalik ang Senado, bumalik ang Kongreso, lahat. Hindi na maalam ni Cory ang kanyang gagawin, di ba? O, dapat nga, sabi nga nung mga ibang matalino, eh dapat, hindi na nakabalik ang Marcos. Kasi, revolutionary reform of government, eh, di ba? Dapat, ginamit ni Cory whatsoever. Hindi, wala eh, di ba? Yun o yan. Tuloy natin kay Ted. Para lang ibagsak ang martial law ni Marcos, at sa iba ang martial law ay maganda kung di lamang ito sasamahan ng korupsyon at paglabag sa karapatang pantao. Di ba ko rin sinasabi ko? Kaya doon naman namatay si Ninoy para mawala ang korupsyon sa paglabag at paglabag sa human rights. Kaya si Ninoy ay isa sa mga bayani. Totoo yan. Para sa akin, ganun din. Oo. Pero yun nga, para sa akin, eh, lalong nagka-windang-windang nung nawala. Kaya sabi ko, kung maganda lang nagamit yung martial law, kaganda eh, antipid, walang eleksyon. Walang mga korap, kundi siya lang. Hindi ba? Eh ngayon, putik yan. Ilang senador, ilang kongresista, gaano karaki, putik yan. Ha? Kaya nga sabi ko, kung magkakaroon lang ng martial law, pero mamumuno na talaga, military, hindi yung another ano naman, at itong mga military na to na nag-aral ng nagpakadalubhasa sa military, sa PMA, eh, utusan lang ng isang ewan. Di ba? Gayang Davao, o, di ba? Lahat ng military, Duterte, si Baste. War on drugs tayo. Patay agad. Ang dami agad napatay ng mga militar. Eh. No, di ba? Sayang itong mga military na ito, especially mga PMA. Maliban kay Senator Trillanes, mausay. Kayong mga PMA, kayo, hindi naman kayo pinaaral niyang mga ang nagpaaral sa inyo, Pilipinas. Hindi ang mga pinagsisilbihan yung politiko na maski ano sabi sa inyo, sunod kayo na sunod. Maski na mali na. Diba? Roll bill yan ata ulit. Hindi na makapagtaka na sila digong nyo ang company ay ganun na lang pumalakol sa pera ng bayan. Pero kung mag-ugas sa iyang kaso, tago o hindi na naman mahuli. O, diba? Pero nasa naman ulit Karox, kapag gumawa ang China ng mas malala pa sa nakaraan pang-abuso sa China Coast Guard sa West Philippine Sea ay magkukulay dugo ang tubig sa karagatan ng West Philippine Sea, parang 10 commandments. Uy, sapagkat tayo ay nasa panig ng kabutihan, diyan matatakot ang China. Tignan mo naman ang inaabot ng China, Ferdinand. Ha? Grabe, no?
Kompleto, kompleto sa hog. Baha, kidla, tornadoes, at higit sa lahat, lindol. Doomsday na nga, sabi sa pamagat, di ba? Malia Rionora Roque, shout out, welcome. Ang tagal mo namang nawala, Malia Rionora Roque. Hello, Tay. Kinakabahan ako sa kaso ni Trillanes. Hindi kaya maapektuhan yung warrant ng ICC dyan. Hindi raw na pag may kaso sa Pinas, si Digong, baka hindi siya ma-turn over sa ICC kasi may haharapin siyang kaso doon. Magkaiba raw yun. Sabi ng matatalino. Dahil yun nga, crimes against humanity yung hinaharap niya sa ICC. Hindi makakaapekto yung kaso niya sa lokal. Yung crimes against humanity, imported na kaso yun. Imported. Ha? Kaya pumasok yung ICC, walang ginagawa ang batas ng lokal. Di ba? Pelabot, shout out. Kwarta Supreme, kontrolado ni Digong nyo kasi appointed by the Dutertes, mga judges dyan, lalo na sa DOJ secretary. Patay tayo dyan. Librado Ludovico, shout out. Dapat lang huwag tantanan, no? Trillanes ang mga hunghang na yan. Approved. DIR Trillanes. We're behind, dear Trillanes, we're behind you and God bless you. Sumagot si ano, JC Hopo. Talagang hindi tatantanan ni Trillanes yan. Huwag lang maging presidente si Sarang walang comments sa 2028. O kaya mas magali, mas maiging mahuli na sana ICC pero manlalaban daw siya. Di raw siya papahuli ng buhay. Kaya ang ICC ay tiyak. Gumagawa pa ng strategy kung paano malalambat ang halimaw. Kausap ko ang ICC. Sabi ko, magpadala ng mga drone, yung mga high-tech na parang ginagamit kay Bin Laden. Tawa-tawa ka, ha? At mas matindi pa doon yung drone na can determine the DNA of the target. Ha? Alam mo naman, close kami ng ICC. Manunood ka kasi sa mga crimes, espionage, movies, and rocks. Kulong, nanunood ako niya, no? Kaya nga ako, ang maganda lang dito kay, no, itong Davao Mafia. Yung ibang mafia, hindi nila nahawakan na kanilang bansa. Oh, basta sila, krimen lang sila. Itong Davao Mafia, nahawakan mismo yung bansa. Oh, wala makapalag. Economic advisor Michael Young, spiritual advisor Baliw Kibulog, oh, yung mga ginamit, walang nakapalag, di ba? Bakit? Alam ni kusan, eto, ikaw, general, o, oh, to pera, tumahimik kayo, ah, mga kongreso, to, hanggang sa mga, ayaw pa nga magsipirma yung mga senador nung gustong i-books yung formally, di ba, dahil ba, kasama raw si Digong. Johnny Bigod, shout out. Gandang gabi, Karoke. Grabe talaga ang pagkaswapang nitong si Digong. Kaya hanggang ngayon, may power pa rin siya dahil sangkatutak ang, na pera ang ninakaw niya sa gobyerno. Kaya hindi siya basta-basta nagagalaw dahil sa dami ng pera. Halos hawak na lahat ng batas. Sa palagay ko, baka mahihirapan pa rin si Trillanes na maaresto at maparusahan itong si Digong. Parehas tayo ng palagay. Johnny Bigod. Pero alam mo, no? Tignan mo yung nangyayari sa China at tignan mo rin ang nangyayari sa mga maka-China sa mga panahon ngayon dito sa Pinas. Diba? Johnny Bigod ulit, oh. Ang dami ng pera ni Digong, lahat ng imposible ay nagagawa niya. Malamang si PBBM ay nakinabang din, kaya hindi niya basta-basta pwedeng iwanan si Digong. Yan malalaman natin, Johnny Bigod, pag nandyan na ang ICC. Andres, ano ito? Andres Anario, shout out. Huwag iboboto si Tulis Baba kahit isa lang siya kakandidat. Huwag iboboto si Tulis Baba kahit isa lang siya kakandidato sa eleksyon. Wala pa rin iboboto sa Asal Dutay na yan. Patay tayo dyan. Andres ulit, oh.
Sa baba, nahuhuli ang isda. Sa sobrang tulis ng baba ni Amy, sa baba niya subabit ang kawit. Erlinda Aquino, shout out. Kuya, sa lahat ng politiko, bilib ako kay Senator Tulianes dahil siya lang ang may bayag na lumalaban kay Duterte. Yung iba duwag kasi hindi siya natapala ng pera. Kahit si Enrile at si Cayetano, nilabanan niya nung nasa Senado pa siya. God bless us, Kuya. God bless Erlinda. Erlinda ulit, oh. Kuya, basta mahaba-baba, walang gawang magaling. Patay tayo dyan. Hindi naman. Bakit si Babalu? Oh, magaling magpatawa. Ha? Erlinda, kina ulit, oh. Kuya, kung totoo man ang binabalita ni Baba, radar baka nauna pa siyang umalis ng bansa papuntang China. O, totoo, nanawot lang si Babali. Si Haba na Babi. Hi, me. Shout out. Hi, Carox. Sana lahat ng inabuso at pinapatay ni Duterte ay sabay-sabay na magsampa ng demanda para makasigurong diretso sa kalaboso si Digong at mga kasabwat. Ang totoo, Carox, si Duterte rin ang nagpapatay kay Diego. Diego Silang at Asyong Salonga. Patay tayo dyan. Kau na mo. Lili Chang, shout out. Ah. Sir Rox, sasagutin kita sa passport ni Ninoy. Oh, ito. Nung araw, marami pang nakaalis at nakarating kahit saang panig ng mundo. Kahit peke ang passport. May kilala nga akong gumagawa pa ng peking passport noon sa mga OFWs. Oh. Maraming fugitive pa ang nagtatago sa iba't ibang panig ng mundo using their names and even age can be tampered. Maraming umalis noon papuntang Japan, mga Japayuki na iba pangalan na pinatanda o pinabata ang edad. Remember Sara Balabagan, nakapagtrabaho siya sa Saudi kahit underage dahil pineke ang edad niya. Noon kasi hindi pa digital at wala pang machine for authentication or watermarks ang mga passport, even 90s and early 2000 is still exists. Ang inaano ko, Lichang, si Ninoy, Marcel Bonifacio ang passport niya papasok dito. Sabihin na natin, peke yung passport niya. Di doon pa lang sana sa ano, kita na siya. Kasi hindi naman siya nagpalit ng mukha eh. Kilalang-kilala naman siya na siya si Ninoy Aquino, di ba? Pero still, nakapasok siya using that fake passport. Alam na agad dapat nila dun eh. Nung pumasok siya rito, napeke yung pasaporte niya eh. Diba? Oh. Ito nag-reply. Kasi si 3JC Hope. Ay, tama ka dyan. Alam ko rin yan. Yung mga kapitbahay namin noon sa Caloocan eh, ganyan din ang mga bata pa pero nasa Japan na. Madaling pikiin ang mga documents noon. Noon, mas madali ngayon. Oo. Ngayon, tignan mo nga, 3J Shop ka. Naging mayor pa yung Incheck. Naging ano pa? Go-wapping, naging Alice Lil Go. Amo. Mas madali ngayon. Noong panahon ni Digong, mas madaling magpeke ng passport. Ha? Shelly J. Sir, shout out. Ibang klase talaga Pinas, ano po, Carox. Kung gusto mong yumaman nang walang tutulo sa iyong pawis, pasok ka lang sa politika, biglang yamang ka na pala. Yan lang naman yung mga halang ang kaluluwa na gaya ng mga yan. Sana naman may mangyari sa kinaso ni former Senator Pilianes. Sana. Talagang ganun lang. Sancho Panza, shout out, ah. Kelly Jaser ulit, oh. Walan dyan talaga itong si Mangkanor. May pagmumura pa siya kuno. Dahil galit daw siya sa mga kurap. Eh ano yung mga ginawa niya ng nakaraang 6 na taon? Kapal ng muka. Kapal ng mga muka. Pati yung taga-bili ng maruya ni Mr. Lascañas, hindi habang buhay kayo ang hari sa Pilipinas. Totoo yan, Kelly Jaser. Ha, totoo yan. Ayan na nga eh. Umpisa na, di ba? Friend Service sa Peda, shout out.
Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga friend ha. Friend Amy Bingson, shout out. Dolor Garcia, shout out din. Eman Escalon, anak, shout out ha. Sabi ni Prince Sherbin, Impong Basyang Team Tia Deli, muli pong bumabati sa iyo at sa buong Team Rocky Warriors the Great ng isang mapagpala at magandang buhay po sa lahat. Masasabi ko po sa topic mo today sa Rocks, Trillanes is the man. Tunay na may panindigan at wala pong kinatatakutan. Saludo po ako talaga sa kanya kasi siya po ay walk the talk. Hindi puro kuda lang po ng kuda. Di po kagaya ng mga andyan po sa upuan, pero gang upuan lang po at ang pagkuda at ang hang ng bunganga. Na akala mo naman ang tapang atao talaga ang mga yawang bisit. Grabe kong manindak, palaging umuusok ang ilong at tenga sa galit. Pero isang dakilang duwag at iyakin lang pala ang pinutukan ng bulkan ng mga yawa po eh. Sana lang po talaga si Rox, kung mga nandyan po na kumukolekta lang ng bayad, nag-uubos lang po ng pondo ng bayan, lapong ginawa kundi umurong ang dila, lalo na sa mga importanteng hearing para makapagpatupad po ng tunay na batas. Bae, magsilayas na lang kayo dyan. Ano po? Ang Congress po at Senado eh di po institusyon ng mga pipi, bulag at bingi. Ano po ba? Eh, kilabutan naman po kayo. Habang yung iba eh tunay pong nagtatrabaho at nagpapasa po ng batas, eh kayo pong mga kurimaw na yawa, ano naman po papel nyo? Magpaangas, magsuklay ng bigote, mag-i-move, o kunwari lang tahimik pero malupit sa pangungupit. Ah, patay tayo dyan. Sana all sir, grabing yaman mo pala. Ilang terms ka nang nakaupo dyan, wala ka namang nagagawa. Ihirit ka pa talaga, Sir Yawa. Kapal mo talaga. At aasa ka pa talaga, ano Sir, kapal mo. Wag na, toy. Nagpanis ka na lang ng laway mo dyan sa Senado. Pero kamangha-mangha ang pagiging ob-ob mo, Sir. Akalain mo, nakakayaman pala ang maging ob-ob at syunga. Basta sikat ka, Tia Delic eh. Magna-number one ka pa eh. Sa tamang diskarte, instant yaman ka. At wala kang paki. Hangin man ang laman ng iyong bigot, ng iyong kokote. Masdan ang yaman mo. Ay, Diyos ko po, grabe. Totoo yan, Tia Delic. Sino tinutukoy mo? Si Leon Guerrero. JNL, shout out ha. Hello Sir Rox, naniniwala akong hindi nga tunay na kapatid ni BBM at Irene Marcos yan, hitad na si Amy. Kasi laging nababanggit na Amy Lacson. Common sense tells me na kung hindi nga siya Lacson, eh di rin sana yung mga Lacson mismo nagdi-deny niyan dahil nasasangkot ang apelyido nila. Saka si Amy mismo rin dapat mag-deny. Was there any denial in the past that I am not aware of? Napapasaya English, tuloy ako. Hindi nga niya iniintindi yun, no? Nabayaan lang niya yung silakso ng tatay niya. Yung sabihin, nasingitan si Perdi. Federico Mandak, pero love na love kasi ni Perdi si Meldy ha. Sukdo lang na. May deposito na, ganun ba yun? Okay na ako dyan. Federico Mandak, shout out. Ha? Si Trillanes lang talaga, antinik sa lalamunan ni Digong. Yan ang talagang kailangan natin. Yung may tunay na lalaban para mapabagsak si Digong. Iilan lang ang hayagang lumalaban yung mga pinahihirapan lang ni Digong. Napakarami pa rin ang sinasakyan yung impluensya ng Duterte para sa politika, gaya na Atras Abante. Patay tayo dyan. Cassandra Daisy, shout out.
Tama si Trillanes, nahubaran natin ng maskara itong si Bongo. Huwag nang iboto sa Senado ang mga kawatan na Pilipino. Sabi nga ni Bad, nag-aaway na si Binay at Cayetano Caldero, pipi pa rin itong si Bongo. Nagkakamatayan na sa Pogo, pipi pa rin itong si Bongo. Eh, siya raw yata mastermind eh. Ha? Cassandra Daisy ulit o. Enzo Recto at Toto Causing sa eleksyon. Oo naman. Makakaasa sa atin sila. Pero para, mga pre na, sama na natin sa dasal si Atty. Toto Causing. Masyado mabigat. Marami ng death threat sa buhay niya eh. O, sa totoo lang. Para sa akin kasi ha, mga friend, pinapanood ko siya eh. Parang Percy Lapid na rin siya eh. O other way around, mas matapang siya kaysa kay Percy. Diba? The way na bumanat si Atty. Toto Causing. Elizabeth Iscario, shout out. Good morning, Sir Rox. Buti naman at sinampahan na ng kaso yung dalawa na yan. Lalo na yung digong na yan. At sobrang kakapal ng mga mukha ng pamilya ko. Wow! At sa kanila talaga ini-award yung mga bilyon-bilyon. Matindi yung kaso na yan na dapat lang na makulong na sila. Yan nga, ano, testing the water si ano eh, si Senator Trillanes eh. Pagka hindi gumalaw ang DOJ at dinismiss na naman ng DOJ yan, alam na this. Elizabeth Iscari ulit o. Grabe talaga ang plunder case na yan ni Trillanes, kinadigong at Bongo. Na dapat lang umaksyon na ang ating justice system na mananagot ang mga kawalangyaan nilang ginawa sa ating bayan. Sandra Daisy ulit o. Mr. Rox at Warriors, nasa Davao daw yung isang Alice Lialgo. May BBM vlogger na nagpakita na kamukha niya. Kaya siguro mali ang address niya sa NBI. May kamay na nagmaniobra dito. Nakakaaliw din si Nyolo Vlogger. O sa 11 natatakbo under Blemblong. Tatlo lang ang pasok dahil sa 11 natatakbo under Blemblong, tatlo lang ang pasok dahil ayaw din ng mga loyalista na makapamilya at artista sa Senado. Kailangan abogado at makipagbalitaktakan at hindi magna. Totoo. Marilo Pabianak, shout out ah. Happy weekend po tayo at sa mga ka-warriors. Masarap pa din isipin na may matatapang na lumalaban para sa katotohanan at kapakanan ng ating bansa. Magkaisa na tayong mga Pinoy para sa kabutihan na masusunod sa alinlahi natin. Kasihan nawa ng Panginoon na magkaroon ng magandang katarungan sa isinampan ni Senator Trillanes. Unti-unti ay mawalis natin ang karumihan at nagparumi sa ating mahal na inang bayan. Laban tayo mga ka-warriors. Kaya natin ito. God bless us po tayo sa mga kawarios. God bless Marilo Pabian. Federico Mandak ulit o. Ang masasabi ko naman sa Senate building na pinagagawa nila ay hindi katanggap-tanggap sa naghihirap natin bansa. Totoo yan. Tapos magbabangayan lang sila sa bagong Senate building. Puti kayo. Ano man kayong ano yun. Ewan ko. Senator Risa Ontiveros lang ang naano ko talaga sa to. Wala na. Sa 24 na yan. Sobrang laki. Napakalaki ng 24 na senador lang. Anong gagawin nila dyan? Hati-hati sila. Tig-anim na senador sa bawat building. Paano kung paano kung maiinggit mga congressman at magpapagawa din, siyempre mas malaki yun dahil mahigit 300 yata ang mga congressman. Saan kaya nila itatayo kung sakali? Kukulangin sa lupa ang Metro Manila para tayuan ng building nila. At itong si Cayetano Caldero kaya naiinggit dahil umabot
na daw sa 23 billion ang revised estimate, sobrang laki na daw, ay paano pa nila ito palalakihin? Paano naman sila, di ba? Kaya inggit siya kay Binay. Sa inggit niya, nagpuputak siya at tinawag niyang Marites at buwang daw si Binay. At habang nagbubungahan yung dalawa, meron isang senador na walang pakialam. Sabi nga ni Mike Abe, walang ginawa kundi lumamon. Kita naman sa TV. Yan ang mga senador na gagamit ng 23 billion na Senate building. Putik yan. Kahiyahiya kayo. O, yun yung sabi ko. Dapat itong mga senador na ito, kung gato lang klase mga senador na ito. Sa totoo lang, ha? Hindi kaya pwedeng doon lang kayo sa Quirino Grandstand. Jerry Mesia. Jerry Mesias, welcome to the club. Galing ni Senator Trillanes. Approved daw si Senator Trillanes. Sige sa akin. Janel, sabi niya, Sir Rox, kung hindi talaga makikialam si BBM dito sa kaso na sinampan ni Trillanes, malaki ang chance si Trillanes. Pero kung mas mauna ang ICC, much better. Janel ulit, oh. Sir Rox, kaya nga kiss ass si Bongo kay Diggs, eh, ilang project? 124 projects? 184 daw ang napunta sa pamilya ni Bongo. Montik pang maging BP ng Pinas. Saan ka pa? Anong montik maging BP? Gagawin presidente ni Digong. Si Digong ang vice president niya. Oh. Ipagpatuloy nyo lang yung ipagpatuloy nyo lang yung Bongo, malayo pang mararating mo. Ipagpatuloy nyo lang yan, Bongo, malayo pa mararating mo. Jane ulit, oh. Sir Rox, baka naman yung nakita ni Manang Aimee na mga missile, eh, yung nabili ng Pinas na kaka-deliver lang from India. Eh, sobrang excited si Manang Aimee. Nagmarites ang bruha. Gustong maka-scoop. We need more senator like her. Kaya pasok, ipi. Puling, baste, at higit sa lahat, Digong, pasok, patay tayo dyan. Hindi na sinado yan, karnabal na yan. Bagong, gagawin yung kulungan yung sinado. Elizabeth Iscario, ay, yan ang mahirap sa gobyernong ito, Sir Rox, kasi nga, nababayaran ang mga nasa posisyon para sa mga dokumento na yan. Akala kasi ng mga Chekwa na yan, na di sila mabubuking at sa dami ng ginagawa nilang pamimiki para maging legal sila dito. Ngayon lang ito nabuking at buti na lang wala na sa poder itong Digong nito. Malamang na baka naging province of China itong ating bansa. Grabe na talaga ang nangyayaring ito. Kawawang bansa. Totoo yan, Elizabeth. Pero, mas kawawa naman yung China. Tignan mo ngayon nangyayari sa kanila, di ba? Oh. At least eh, tayo eh, para sa akin, gaya siya sabi ko, tumitingin ako doon sa mas malas eh, kesa sa akin eh, ganun. Eh, mas swerte naman tayo kesa sa mga citizen ng North Korea. Diba? Yun lang yun. Al Olalia, shout out. Ha? Tama ang ginagawa, nabigyan ng leksyon ang mga abusado. Sana marami pang magkaso, hindi lang si Trillanes, lalo na yung mga biktima ng EGK. Kasuhan din nila dito sa Pilipinas para umikot ang puwet ng demonyong Duterte. Good day, Sir Rox, sa mga ka-warriors. God bless. God bless, Al Uralia. Dapat niya sabi nga, dapat itong mga biktima ng war on drugs ni Duterte, mag-prayer rally kayo! Para makita ni Bongbong na kailangan niyang makikooperate sa ICC. Magdala kayo, inuulit ko naman mga retrato ng mga naging biktima. Sabihin na natin, 10,000 kayo. Oo, marami na yun. Yan sinasabi pa nga, more than 30,000 kayo eh. O, di tayo misto na yan. 60,000, okay na ako, Japan. O, diba? Time is 2 lang yan, ha? O, eh, kung time is 3, o, di more than 100,000. Ayaw nyo, eh. Paulit-ulit ako, eh, di ba? Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa.
Huwag kayong puro ang gante kayo na awa. Diba? Tuloy natin kay 3GCO po. Sir Rox, sa palagay ko naman, hindi banban ang China para girahin ang Pinas. Nagagat ganyan-ganyan lang. Hindi naman aatakihin ng missile ang Pinas. Maraming dapat i-consider ang China bago niya gawin yan. This is not like World War II na barilan. Nag-evolve na po ang paraan ng war. Andyan ang chemical warfare, biological warfare, at kung ano-ano pa. Di nga agad-agad mag-iera ng China ang Taiwan. Talagang bubugbugin lang tayo ng pangbubuli ng China hanggang tayo mismo ang maaasar. At asar, talo. Ha? Aasarin at aasarin lang tayo ng China. Kaya sabi ng AFP, di tayo dapat pumatol kasi pag pinatulan natin sila, lalabas na tayo ang naghamon ng giyera. Psychological warfare din yan eh. Siguro natuto rin ang China sa ginawa ng Russia sa Ukraine. Just my two cents. 3JCO ulit. Ano ito? Sir Rox, malapit tayo mag-isang oras sa mga pre na. Sir Rox, ang ganda ng pagkaka-explain ni Attorney Rene Bueno sa kaso ni Alice in Wonder Farm. Panoorin mo. Panood ko, friend. Kaya di rin ako sa palataya kay Attorney Libayan. Although, siyempre, abogado siya at meron siyang mga anggulong tinitingnan. Pero itong pagkaka-explain ni Attorney Rene, I share the same thought. Oo. Si Naida Kamba, welcome to the club. Na ano? Napanaginipan niya at biglang nagising. Gusto atang mag-cause ng panic sa mga Pilipino. Oo. Sino si Haba na Baba? Si Naida Kamba ulit. There should be a proper channel of communication and right authority to release such information. A senator, she should be placed on disciplinary status for releasing such information. Totoo. Dapat patingin nga yan eh. Marami na tayong magagaling na psychiatrist ah. Si Naida Kamba ulit. Sa sobrang hirap ng buhay ng mga Pilipino, di na nila pinag-iintindi ang mga government official. Totoo yan, my friend. Nakisang oras din tayo mga boss. Mission accomplished mga boss ah. Hanggang bukas po muli. Oops. Magbigay nga po kayo ng ano, komento kung ano nangyayari sa China, no? Ito ba ay parusa ng Panginoon o whatsoever? O para sa akin, parang ganun na nga. Magandang gabi po mga boss. God bless. Hanggang bukas po muli. Ah.